Diyosong Pilipino. Pamumunuan ng ating banal na pagdiriwang ni Reverendo Padre Benigno Beltran, SVD, Associate Priest ng Shrine. Tumayo po ang lahat para sa pasimula ng ating misa. Espiritu Santo. Amen. Biyayan ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang liwanag ng Espiritu Santo, naway sumain niyong lahat. At sumain niyo rin. Pagdiriwang po ito, pagdiriwang ng banal na Eucharistia. Sa kabila ng bigat ng ating puso, kung may suliranin man tayo, pagdiriwang, joy, ligaya. Kaya bilang pagpapakita na maligaya tayo kahit naka-face mask, makikita sa kislap ng inyong mga mata yan eh. Please smile at your neighbors, your brothers and sisters. Ganyan. Kasi sabi ni Nietzsche, hindi ako maniniwala sa mga Kristiyano ang hahaba ng muka. Kung talagang may buhay na walang hanggan silang hinihintay, dapat maligaya sila. Ngayon, maligaya na po tayo. Ilalahanin natin Linggo ng Misyong Pilipino. Alalahanin po natin ang mga Pilipino na nagtatrabaho sa ibang bansa bilang misyonero, lalong-lalo na pinakamarami, 150 mahigit SBD na mga misyonero. Kaya minsan, hindi ako ang pinapamisa dito pag may mga misyonero na galing sa Argentina, Madagascar, sila pinapamisa dito. Ako po ang nagsabi sa rektor niyan. Para makikita ninyo, sa kabila ng kahirapan, nangangailangan tayo ng pare, nagpapadala ang SBD. 14 po ang maordinahan ngayong taon na SBD. 4 lang ata ang matitira sa Pilipinas. Dadala sa misyon sa iba't ibang bahagi ng mundo. Panalangin po natin ang mga misyonero. Pagkatapos, pagsisihan muna natin ating mga kasalanan dahil hindi tayo karapat-dapat na humarap sa Diyos dahil sa ating karupukan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria at sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin natin mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos.
tagumpay kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos samang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Heso Kristo, Bugtong na Anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama, Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nalulukluk sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat Ikaw lamang ang banal, Ikaw lamang ang Panginoon, Ikaw lamang, O Heso Kristo, ang kataas-taasan kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Manalangin tayo. Manaming makapangyarihan, manatili kang kapiling ng iyong sambayan ng Kristiyano. Lagi mong kahabagan at pagbibigyan upang ang itinampok ng iyong pamumuno at pagsubaybay ay muli mong ikalugod at panatilihin mong kinalulugdan. Nihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesus Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga ngaral. Walang kabuluhan. Walang halaga ang lahat ng bagay, sinabi ng mga ngaral. Lahat ng ginawa ng tao'y pinamumuhuna niya ng karunungan, kaalaman at kakayahan. Ngunit pagdating ng araw, ay may iwan lamang sa susunod sa kanya. Ito may walang kabuluhan. Ano man ang gawin ng tao ay nagdudulot ng kabiguan at sakit ng kalooban. Ano man gawin ng tao, nagdudulot sa kanya ng balisa at hinanakit. May mga gabi pang hindi siya makatulog sa pag-iisip. Ito man ay walang kabuluhan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Taong nilikha mo'y bumabalik sa alabok, sa lupa ay nagbabalik kapag iyong inuutos. Ang 1,000 mga taon ay parabang isang araw. Sa mata mo, Panginoon, isang kisap mata lamang, isang saglit sa magdamag na ito ay dumaraan.
ikaw'y pumapanaw para mong ninawalis. Parang damo sa umagang tumubo sa panaginip. Parang damong tumutubo na may taglay na bulaklak. Kung gumabi na lalanta, bulaklak ay nalalagas. Lamang itong buhay namin may kilang sa panahon. Itanim sa isip namin upang kami ay dumunong. Hanggang kailan magtitis na magdusa, Panginoon, kaming iyong mga lingkod na naghihirap sa ngayon. Umagay ipadama iyong wagas mong pag-ibig at sa buong buhay namin may galak ang aming awit. Panginoon naming Diyos, sana kami pagpalain. Magtagumpay sana kami sa anumang aming gawain. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas. Mga kapatid, binuhay kayong muli kasama ni Kristo, kaya't ang pagsumikatan nyo ay ang mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Isaisip nyo ang mga bagay na panlangit, hindi ang mga bagay na panlupa, sapagkat namamatay kayo at ang tunay na buhay nyo'y natatago sa Diyos, kasama ni Kristo. Si Kristo ang tunay na buhay ninyo, at pag siya'y nahayag, mahayag din kayo kasama niya at makakahati sa kanyang karangalan. Kaya dapat nang mawala sa inyo ang mga pitang makalaman: pangangaluya, kahalayan, mahalay na simbuyo ng damdamin, masasamang nasa, at ang pag-imbot na isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Huwag kayong magsisinungaling sa isa't isa, yamang hinubad na ninyo ang dating pagkatao, pati na mga gawa nito, at nagbihis ng bagong pagkatao. Patuloy itong nagbabago ayon sa larawan ng Diyos na lumikha sa inyo upang maging ganap ang inyong kaalaman tungkol sa Kanya. Kaya't walang pagkakaiba ang Grego at ang Hudyo, ang tuli at dituli, ang dayuhan at ang mabangis na tao, ang alipin at ang malaya. Kay Kristo, walang pagkakaiba ang lahat, at siya'y sumas sa lahat. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po bilang paggalang sa mabuting balita. Alleluia.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong iyon, sinabi kay Jesus ng isa sa mga tao, Guru, iutos nga po ninyo sa kapatid ko na ibigay sa akin ang bahagi ko sa aking mana. Sumagot siya, Ginoo, sino ang naglagay sa akin bilang hukom o tagapaghari ng mana ninyo? Sinabi niya sa kanilang lahat, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman. Sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa laki ng kayamanan. Pagkatapos ay sinaysay ni Jesus ang talinghagang ito. Ang bukirin ng isang mayaman ay umani ng sagana. Kaya't nasabi niya sa kanyang sarili, ano ang gagawin ko? Wala na akong paglagyan ng aking ani. Gigibain ko ang aking mga kamalik. Magtatayo ako ng lalong mas malaki. Doon ko ilalagay ang aking ani at ari-arian. Sasabihin ko sa aking sarili, ayan, marami na akong ari-arian. Hindi na ako kukulangin habang buhay. Kaya't mamamahinga na lang ko, kakain, iinom at magsasaya. Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, hangal! Sa gabing ito ay babawian ka ng buhay. Kanino mapupunta ang mga bagay na inihanda mo? Ganyan ang sasapitin ng nagtitipon ng kayamanan para sa sarili, ngunit dukha naman sa paningin ng Diyos. Ito, mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Umulan sana ang biyaya at pagpalain tayo ng Panginoon sa pagdiriwang natin ng 18th linggo sa karaniwang panahon, Linggo ng Misyong Pilipina. Nung bago pa lang akong pare, almost 50 years ago na, sumasama ako sa prayer meeting doon sa San Lorenzo Village, sa Forbes Park. Class ako noon eh. Kaya lang, nakita ako na kahit mayaman pala, marami ding malungkot. Pag wala na yung iba, kami na lang dalawa, magsasabi na ng kanyang problema. Kaya, sinulat ko yung isang kanta. Ang buhay ng tao, tigib ng hiwaga. Mahirap malaman saan nagmula. At ang patutunguhan, walang katiyakan, malihim pati ang libingan. Ang yaman, dangal, kapangyarihan at dunong ay hindi sagot sa dakilang tanong. Kamatay ay tiyak, ngunit inaasahan walang hanggang kaligayahan. Yan ang tao. Lagi ko nang sinasabi, nasa ating DNA ang paghahanap ng kahulugan. Nasa may area dyan sa brain, nakalimutan ko na lang, masyadong technical yung pangalan, may area dyan sa brain natin na naghahanap ng kahulugan. Ayaw natin mga hungkag at walang kabuluhan. At yan ang sinasabi ng unang pagbasa, walang kabuluhan, walang halaga ang lahat ng bagay, sabi ng mga ngaral. Lahat. Pati balisa at hinanakit, dadating sa'yo, pati yun, walang kahulugan. Ayon sa Ebanghelyo ngayon, sa ikalawang pagbasa, sinasabihan tayo, ask the basic question. Magtanong ka, bakit itong lahat hindi sagot sa dakilang tanong? Ano ba ang dakilang tanong? Sa English, ang dakilang tanong, what is life all about? Ba't narito ka sa mundo? Ano ang kahulugan mo? Para matupad mo yung sinisigaw ng iyong being, nasa DNA. May nahanam mo sa lahat ng,
mga ninuno mo nakalagay dyan, naghahanap ng kahulugan. Pagkatapos, gagawa ka ng mga hungkag at walang kabuluhan, impyerno na yun. At kung mamamatay ka na ganyan, tuloy-tuloy na yung impyerno mo. Hungkag at walang kabuluhan. Gaya ng mayamang tao, ganit, sakim, nagyayabang na siya. Kahit online na ang Philippine Stock Exchange, ang taas pa rin ng aking return of investment sa binili kong mga stock sa mga korporasyon. Pwede na akong magpahinga nito, sabi. Sabi sa Ebanghelyo, hangal! Ngayong gabi, magka-stroke ka, sabay pa ang heart attack, tatanghalin kang bangkay. Paano lahat yung mga kondominium mo sa Rockwell? Mayroon akong pinsan. Anim na units na ang ganyang binili. Ako lahat nag-blessing niya. So, magtatayo na naman ako ng bagong mall. Hangal. Sabi ng Panginoon, sa gabing ito, babawian ka ng buhay. Kaya ako sinulat yun kasi nakikita ako pati mayaman kapag in their most intimate moments that they will trust Diyos, siyempre pare naman ako, halos kumpisal na, malulungkot. Naka-Ferragamo yung bag. Naka-Valentino, ano na bang mga style ng mga babae ngayon? Mga Louis Vuitton ang kanilang pinagmamayabang. Bumibili pa ng yung pagmahirap, bumibili sa Thailand ng mga peke. Para, paglagay mong ganyan. Hangal! Lahat ng 13 million watts mo na ano ba yung pag-pronounce noon? Kanina mapapunta yung yung sa akin, $40 lang. Pareho naman tayo ng time na inaano. Hindi naman ako nalilate. Ask the fundamental question. Bakit tayo? Bakit ganyan ang puso ng tao? Kamatayan tiyak, umaasa ng kaligayahang walang hanggan, tatanggapin pa si Kristo bilang Panginoon na tagapagligtas, pagkatapos, nagbibilang ng mga tipaklong sa kanilang paanan. Nagbibilang kung ilang piraso ng sapatos na Italian made ang andyan sa kanyang garahe. Yung mga kotse na sa labas na dahil puno na ng sapatos yung kanyang garahe na hindi naman niya sinusuot. Dalawa lang paa mo eh. Bakit 3,000 yung pares ng sapatos mo dyan? Hangal! Sa gabing ito ay babawian ka ng buhay. Kanino mapapunta lahat yung bag mo na tigpa 500,000 pesos? Ask the basic question. Yan yung tinatakasan natin. Yun yung ibig sabihin ng original sin. Tinatakasan natin ang katotohanan. Tatlong katotohanan pa sabi ni Cardinal Newman. Maiksi ang buhay, tiyak ang kamatayan, ang haba ng buhay na walang hanggan. Eternity is long. Pero sa halip na yung eternity, yung titignan natin doon sa horizon, nagbibilang tayo ng mga tipaklong sa ating paanan. Seryosohin natin itong gospel ngayon. Ilang beses na ba tayong nagsisimba? Pero kung ano-anong mga kahungkagan ang ating pinagkakaabalahan. Galing ko lang magsalita. Akala mo naman hindi ako nagbibin sa Netflix. Yung pag nadala ka na, susundan mo lahat yung episodes niyan, pati anim na. Wala ka nang magawang may kabuluhan. Karupukan ng tao. Tiyak na mamamatay, nagkukumahog na
Padamihin pa yung kanyang pera kahit top 10 na siya sa Forbes list of the richest Filipinos. Ang napapansin ko pa, ang sipag ng mga bilyonaryo na. Halos hindi na natutulog yan. Samantalang yung mga nasa urban poor, wala pag t-shirt yan, ladlad ang tiyan, umiinom na ng beer yan ng alas 9 ng umaga. Bakit ganyan tayo? Hangal! Ngayong gabi, babawian ka ng buhay. Kaya malalim din yung sinasabi ng ating mga ninuno. Hiram sa Diyos ang ating buhay. Hindi natin alam kailan babawiin yan. Dahil minsan teenager pa lang, namamatay na eh. Yung iba nga, sanggol pa lang noon sa Smoky Mountain. Minsan dalawa, tatlong sanggol sa isang linggo ang binabasbasan ko yung kabao. Ask the basic question. What is life all about? Yun bang pinagkakaabalahan natin ngayon? Pagdating ng kamatayan, hindi mo pagsisisihan yan? Gaya nung isang kaibigan kong mayaman, Ayala Alabang. Noong kinakain na ng cancer, yung kanyang colon, umiiyak na. Pinapabayaan siya ng kanyang mga anak. Pinabayaan mo yung anak mo nung maliliit pa yan eh. Natutong lumakad yan, wala ka. Nasa San Francisco ka, may business deals doon. Eh ngayon, tignan mo. Di malaking kahangalan mo. Sa halip na pagkaabalahan mo yung anak mo, pera ang hinahanap mo. Kanino ngayon mo pupunta yan? Sa mga anak mo na hindi ka pinapansin. So manalangin tayong lahat ngayon. Na sana, yung ating buhay, itutuon natin doon sa pinakamahalaga. Kayong mga Generation Z, mga teenagers, 10 taon kayo sa social media. Hindi kaya hungkag at walang kabuluhan niyan pagkaraan ng araw. Pero wala, na, ano tayo doon, nagugumon tayo, addiction na. Sa Korea, meron ng rehab para sa mga na-addicted sa social media. Marami na rin sa atin yun. Mga kamag-anak ko pa yung marami. So ipanalangin natin na sana hindi yung mga bagay na magmamalim. Malalim talaga sa akin yung tula ng tatay ko eh. Kaya hindi ko makalimutan hanggang ngayon. Bisaya, sabi niya. Kayo niya, inigsubang sa adlaw sa buko-buko niya ng mga bungtod. Ang tanang mga perlas o wagas, mga hanaw, kayamog man lang di ay sa kabuntago. Sabi ng tula sa Cebuano, akala mo diamante at saka perlas, hinabol mo. Pagsikat ng araw, makikita mo, hamog lang ng bukang liwayway. Sana, yung pinagkakabalahan ninyo ngayon, hindi magsisilbing mga hamog lang. At hindi magiging hungkag at walang kabuluhan yung panahon na inilagi ninyo dito sa mundong ipabaw. Yan ang ipanalangin natin sa ating Panginoon. Magsitayo tayo ngayon sa isang madilim na daigdig. Pahayag natin ang liwanag ng ating pananampalataya. Bigyang diin natin ang pagmamahal ng Diyos, lalong-lalo na yung huling bahagi, buhay na walang hanggan. Sumasampalataya ako. Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw nabuhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat.
Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Panalangin ng sambayanan. Tanging ikaw lamang o mapagmahal na Diyos ang magapupuno sa aming kakulangan at pagnanais sa buhay. Dumadalangin kami ngayon sa iyo upang mapuno kami ng iyong walang hanggang biyaya at pagmamahal at hindi mag-aaksaya ng aming panahon sa mga bagay na walang kabuluhan. Buong kababaan kaming dumadalangin, Diyos Ama, dinggin mo ang iyong simbahan. Diyos Ama, dinggin mo ang iyong simbahan. Ama, patuloy ka nawang magpadala ng mga mabubuting manggagawa para sa iyong simbahan na siyang nangangalaga sa iyong mga tupa laban sa kasamaan, kasakiman, at iba pang makamundong asal. Manalangin tayo. Diyos Ama, dinggin mo ang iyong simbahan. Ama, pukawin mo ang puso ng bawat namumuno ng mga bansa upang maiangat ang buhay ng bawat nangangailangan, lalong-lalo na ang mga walang kakayahan at oportunidad na umahon mula sa kanilang kahirapan. Manalangin tayo. Diyos Ama, dinggin mo ang iyong simbahan. Ama, palakasin mo nawa ang loob ng bawat kabataang nagnanais na maglingkod bilang pari, madre, reliyoso at reliyosa, katekista at mga laikong leader ng simbahan. Manalangin tayo. Diyos Ama, dinggin mo ang iyong simbahan. Ama, mapagtanto nawa ng mga sakim at ganid sa luho ng mundo nang tunay na kayaman ng hindi mananakaw, maglalaho at mapapawi ay matatamasa lamang sa iyong kaharian. Manalangin tayo. Diyos Ama, dinggin mo ang iyong simbahan. Ama, salubungin mo ng may galak ang mga kapatid naming pumanaw, lalong-lalo na yung mga taus-pusong naglingkod at tumulong sa kanilang kapwa sa abot ng kanilang makakaya. Manalangin tayo. Diyos Ama, dinggin mo ang iyong simbahan. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating personal na kahilingan, gayon din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Manalangin tayo. Diyos Ama, dinggin mo ang iyong simbahan. Ama, makita nawa namin ang iyong kaharian bilang natatanging kayamanan na hindi kailanman kukupas. Gawin mo kaming malugod sa pagtanggap ng iyong buhay na walang hanggan. Nihiling namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Alay na ito ang tinapay na nagmula sa pagpapala mo at tanggapin ang alak na ito, inuming inihain sa'yo. Mahal naming Diyos, inyong tanggapin ang munting alay mula sa amin, buong puso namin hihintayin pagpapala na aming hiling. Aming hatid, alay na ito napay na nagmula sa pagpapala mo.
alak na ito, inuming inihain sa'yo. Manalangin kayo, mga kapatid, kung itong ating pag-aalay, maging kalugod-lugod sa Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Manaming lumikha, para mo ng awa, gawin mong banal ang mga alay naming iyo sanang kalugdan. Gawin mo kaming haing sa iyo'y laging nakalaan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Manaming magpangyarihan. Tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Lubhang nabagabag ang kanyang loob sa pagkakamali ng tao sa sansinuko. Ayat minabuti niyang siya ipanganak ng birhing bukod mong pinagpala sa babaeng lahat. Sa labi ng imbing kamatayan, kami ay inagaw ng namatay mong anak. Sa pagkabuhay niyang muli, kami kanyang binuhay upang kaugnayan namin sa iyo ay hindi magwawakas. Kaya kasama ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Manaming banal, dapat kang purihin ang lahat ng nilikha sapagkat sa pamamagitan ng iyong anak, ang banal na diwa, ang aming Panginoong Jesucristo, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, ang lahat ay binibigyan mo ng buhay at kabanalan. Walang sawa mong tinitipon ng iyong sambayanan upang mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, maihandog ang malinis na alay upang sambahin ang iyong pangalan. Ama, sinasamo naming pagkabanalin mo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu ang mga kaloob na ito na aming inilalaan sa iyo. Ito nawa ay maging katawan at dugo ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Noong gabing pinagtaksilan siya ng isa sa kanyang mga alaga, kumuha si Jesus ng tinapay. Nagpasalamat siya sa iyo, Ama. Hinati niya yon. Binigay sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog ng dahil sa inyo." Sa ganun ding paraan, pagkatapos ng hapunan, kinuha ni Jesus ang kalis. Muli siyang nagpasalamat sa iyo, Ama. Binigay niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis na aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito pang lagi ninyo akong maalaala." Pagbunyi natin ang misteryo na ating pananampalataya.
Ama, inaalaala namin ngayon ang kamatayan ng iyong anak na sa amin ay nagligtas. Gayon din ang kanyang muling pagkabuhay at pag-akyat sa kalangitan. Samantalang ang kanyang muling pagbabalik ay aming pinanabikan. Kaya bilang pasasalamat, inaalay namin ngayon sa iyo ang buhay at banal na paghahaing ito. Tunghayan mo ang handog na ito ng iyong sambayan ng Kristiyan. Pagmasdan mo ang iyong anak na nag-alay ng kanyang buhay upang kami ay muling ipakipagkasundo sa iyo. Itulot mo na kaming magsasalo-salo sa kanyang katawan at dugo ay mapuspos ng Espiritu Santo at maging isang katawan at isang diwa kay Kristo. Kami nawa ay gawin niyang handog na habang panahong nakatalaga sa iyo. Tulungan nawa niya kaming magkamit ng iyong pamana kasama ng Ina ng Diyos, Mahal na Birheng Maria, kasama ng mga apostol, mga martir, at lahat ng mga banal na inaasahan naming laging nakikiusap para sa aming kapakanan. Ama, ang handog na ito ng aming pakikipagkasundo sa iyo ay magbunganawaan ng kapayapaan at kaligtasan para sa buong sandaigdigan. Patatagin mo sa pananampalataya at pag-ibig ang iyong simbahang naglalakbay sa lupa, kasama ng iyong lingkod na si Papa Francisco, ang aming obispo si Honesto, lahat ng mga obispo at kaparian at ng iyong piniling sambayan ng Kristiyan. Dinggin mo ang mga kahilingan ng mga anak mo na tinipon mo ngayon sa iyong mahal na harapan. Amang maawain, kupkupin mo at pag-isahin ang lahat ng iyong mga anak sa bawat panig at sulok ng daigdig. Kaawaan mo at patuloyin sa iyong kaharian ang mga mahal namin sa buhay na yumauna at ang lahat ng lumisan na sa mundong ito na nagtataglay ng pananampalataya sa iyo. Umaasa kami na magtatamasa ng iyong kaningningang walang katapusan na dadampi sa bawat luha ng dalamhati. Sapagkat kapag aming nakita ang iyong kagandahan, kami ay magiging katulad mo at sasamba kaming walang humpay sa iyo sa pamagitan ng aming Panginoong Jesucristo na siyang pinagdaraanan ng bawat kaloob mo sa aming kabutihan. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Pagtitiwala na manalangin tayo sa ating Ama sa Langit sa pamamagitan ng panalangin na itinuro ni Jesus na Panginoon natin at Diyos. Sa amin ang
Hinihiling namin, Panginoon, na iadya mo kami sa lahat ng masama. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan na palagian, pang sa tulong ng iyong awa, lagi kaming maligtas sa kasalanan, malayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng muling pagbabalik ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ng aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon, laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng tanda ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Katawan at dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Ang banal na diwa na pinadalang Diyos dahil sa kanyang pagmamahal sa sanlibutan upang iligtas tayo sa ating mga kasalanan. Mapapalag ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Naway ipagsanggalan tayo ng katawan at dugo ni Kristo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Espiritual na pakikinabang. Aking Jesus, nananalig akong ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita ng higit sa lahat ng bagay at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, ikaw ay hindi ko matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ito at pumasok ka sa aking puso. Niyayakap kita na parang naririto ka na sa akin at pinagkakaisa ko ang aking sarili sa iyo. Huwag mo hayaang ako'y mawalay sa iyo. Amen. Jesus.
manis iteto nung patris. Jesu fons vitae, fons vitae aquae. Cibus et potus noster, cibus et potus noster, in itinere, in itinere, ad omus Dei. Mula sa lupa, sumibol kang masigla, tapos kang yurakan ng mga masasama. Sumilang ang liwanag ng mga nawawala, tinapay ng buhay, pagkain ng luka. Yesu panis vitae dolum patri, fons vitae, fons vitae aquae. Cibus et potus noster, cibus et potus noster, in itinere, ad omus Dei. Jesus, food divine, be our strength each day, so we don't tire as we witness to our love and care. To those in greater need, both near and far away, may we lead them back to you, all those who've gone astray. Yes, panis vitae donum patri, Jesu fons vitae, fons vitae aquae. Cibus et potus noster, cibus et potus noster, in itinere, ad omus Dei. En la vida, Jesús, sia nuestro y consuelo, sia nuestro amigo y compañero. Siempre podamos responder a su llamada, siempre dispuesto a ser tu voluntad. Jesu panis vitae donum patri, Jesu fons vitae, fons vitae aquae. Cibus et potus noster, cibus et potus noster, in itinere, ad omus Dei. Jesu panis vitae donum patri, manalangin tayo.
ng ating buhay sana ay maituon sa mga bagay na tunay na mahalaga sa mundong ito at hindi sa mga bagay na magmamaliw, mga bagay na hungkag at walang kabuluhan. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang ay iyong tuwangan sa ginagawa namin araw-araw sa paghahanap ng katotohanan upang kaming hindi mo pinagkakaitan ng pagsubaybay ay gawin mong maging marapat sa lubos na kaligtasan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Prayer for vocations. O Father, you desire all of us to be happy. Stir up the grace of religious vocation in the hearts of many men and women. Grant to them the willingness and generosity to give of themselves, their lives, their time, and their talents to the service of Jesus Christ, your Son, our Lord and Savior, and to His Holy Church. Many more men and women go forth as priests, deacons, brothers and sisters to bring the truths of our Catholic faith to all others so that soon they too may know you better and love you more and serving you be truly happy. Amen. Oratio Imperata. Mahabagin at maawaing Ama, inaamin namin ang aming mga kasalanan at mapagkumbabang dumudulog sa iyo upang makatagpo ng pagpapatawad at buhay. Nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipagadya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot, sa kamatayan at karamdaman. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga nalinang nagamot ang pandemya sa aming bayan at sa buong mundo. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Pagkaloban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipangsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa. Makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong, tungo sa ikabubuti ng lahat, pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik-loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at nagaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birheng mapagpagaling sa may sakit, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. San Arnold Jansen and Joseph Freinademitz, ipanalangin mo kami. Magsiupo po para sa ilang patalastas. The Field Mission Sunday is being celebrated every last Sunday of July. It is a special day of prayer and thanksgiving to God for the gift of faith that we received.
It is a day particularly dedicated to the members of the Mission Society of the Philippines for their selfless efforts in proclaiming the gospel, especially to the young churches in Asia and to other parts of the world, on behalf of the Catholic Church of the Philippines. The Church encourages the faithful to be in solidarity with the MSP and to be part of its missionary work. On this day, the lay faithful are invited to pray and to share material offerings for the MSP. For your donations, envelopes are available at the tables at the back of the shrine, or you may visit the shrine office after the Mass. Thank you for your support. The worship ministry of the Diocesan Shrine of Jesus, the Divine Word, is inviting volunteers for the following ministries. Divine Word Lectors Ministry is in need of lectors and commentators for the weekday masses at 6:30 a.m. and 6 p.m. If you are 25 to 65 years old, male or female, of good moral character, proficient in English and Filipino, and willing to be trained in proclaiming the Word of God, come join us by submitting your resume to divinewordlectors@gmail.com. Extraordinary Ministers of the Holy Communion, Ministrong Laiko ng Komunyon, is inviting male volunteers to become male lay ministers whose primary role is to assist our priests in the distribution of the body of Christ during communion and other charity works. Interested applicants must be 25 to 65 years old, of good moral character, and willing to undergo training as well. You may send your details to layministers.sjdw@gmail.com. Contact number 0917-511-9333. Music Ministry. Share your talent in singing and praising the Lord through the Music Ministry. They are in need of groups consisting of at least 4 singers, preferably with experience in singing for masses and willing to learn and follow the standards for choirs set by the shrine, willing to take on Saturday and Sunday early morning masses. Please send a video recording of a song by your group to maluevidente@yahoo.com. Contact number 0917-184-7640. Or inquire at the sacristy or at the shrine office. Thank you very much. Please rise. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Magsiyuko kayo habang ginagawad ang pagbabaspas at paghingi ng bendisyon ng Diyos. Manaming mapagpala. Pagpalain mo ng iyong mga kaloob buhat sa langit, ang iyong sambayanan. Pamalagiin mong sumusunod sa iyong kalooban at hanapin ang tunay na makabuluhan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. At ang pagpapala at bendisyon na mapagmahal at makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo, manaog nawa at mamalagi sa inyong mga mahal sa buhay ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Tapos na ang banal na misa, humayo kayong taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. Sa ating pagyaman.
Ang aming payag na dasal.